Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season, isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season, walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli pong sisingkaw sa Sempapawid ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno, maging pribado man nasagot sa anumang katiwalian, kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin, paghimay sa mga isyong napapanahon, pakikipag-usap, pakipaghuntam, pakipagtalakay, pakipagtalastas, pakipagbalangkasan at pakipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli mga kabayan, papaimbulog sa salipaw-paw, palatuntunan, ano? Walang kwenta! Programang hindi dapat pinakikinggan, hindi dapat pinanunod, lalo na ho yung mga may sakit sa piuso. Delikado kayo. Magandang umaga, Rapido Ronel! Yes, magandang umaga po, Rapido Alan! Bueno, ano na ang sitwasyon, hindi pa rin makaget over ang ating mga kababayan sa naganap na eleksyon. Acceptance is the key. Di ba? If you will not move, mananatili ho kayong nananaginip. Ganun lang po yan. Yung iba naman, move on, sabi ano? Move on, pero masakit. Pero, yung mga nagsasabing move on, yung mga nanalo, no? Move on, sabi nila. Sila naman, hindi nag-move on. Oh, kasi masakit nga eh. Panalo na nga yung mga nagsasabing nag-move on. Oh. Pero sila, hindi sila makapag-move on. Because patuloy pa rin na nilulupig ang isang talunan. Oo, kasi ang ano dyan, masakit dyan. Masakit pa rin sila kahit nanalo kasi masakit sa bulsa nila. talaga. Sumugal ho kayo sa politika eh. Milyones. Oo. Oh. Ang politika, makabayan, daig pa ho ang kasino. Sa kasino, may laban ka pa. Yung malaki mong pera, naglalaro ho yan, makabayan ko, na maaring tumama ka, konti lang ang gastos. Pero itong politika, makabayan ko, ano ito? One time, big time. One time, big time. Itotodo mo yung pera mo riyan eh. Yan eh, kung tatama ka, kung mananalo ka. Hindi po pwedeng nasa kalagitnaan ka, gumastos ka na, umatras ka, walang balik. Doon sa kwan, sa kasino, hindi man ako nagka-kasino, makabayan. Pero dyan sa kasino, kunwari, ang isusugal mo halagang 1,000,000, baka 200,000 pa lang, pupwede mo na ma-hit yung gusto mong ma-hit. Pupwede ka na magkaroon, pupwede na, so pwede ka umatras. Dito ho mga kabayan, hanggat hindi ho natatapos yung eleksyon, lumalaban ka. At the end of the campaign period, pagdating ho ng mismong botohan, doon, malalaman mo kung ikaw ay panalo o talo. Babagsak ka riyan. Yun ang sitwasyon mga kabayan ko. So ang daming hindi makamag-move-on, lalo na sa national battle, Rapido Ronel. Tingnan mo yung ilang mga kandidato. Nag-concede na sila eh. Alam naman nila malayo. So dadalawa ang naglalaban naman talaga na lumabas. Na yung bagamat malayo pa rin ang pagitan, pero sila yung nagpupursige
na hindi dapat ang matuloy na iproklama itong nanalong presidente. Hindi dapat na magkaroon ng inaugural si BBM. Aba, eh kapag ganyan ho, gagawin ho ninyo, ginuluhunin nyo ang bansa. Oo. Ano sila, walang respeto sa demokrasya. Malaking perwisyo yan eh. Unless napatunayan ho ninyo, kasi may mga aligasyon na nagkaroon daw ng dayaan. Eh wala naman ang problema kung paano nagkaroon ng dayaan. Generally, peaceful naman ang walang cheating. Yun ang mga sinasabi ng mga PPCRB. Eh mga ano lang, siguro ang dayaan lang dito sa baba, pero sa national, wala naman Yung iba, meron nga ako nakitang placard eh. Ang nakalagay doon sa placard ay parang sort of saying patalsikin. Hindi pa nga nakaupo, patalsikin. Anong pata, sino patatalsikin mo? Hindi pa ho nakaupo, mga kaibigan, si BBM. Declared winner, mga kabayan. Pero wala pa hong inauguration. Wala pang inaugural. Uupo pa lang ho yan sa unang araw ng Hulyo, mga kabayan. Because yung mga kasalukuyang namumuno ngayon, their term, mga kaibigan, will end on the midnight of midday of June 30. Oh. So doon ho ay magkakaroon na ho ng ano, yung transition actually ongoing na ho yan, mga kabayan ko. Ongoing na yan. Naglilinis na ho sa bakuran ho ng bawat ahensya ho, mga kaibigan. Kanya-kanyang ano diyan sa bagong halal na presidente ay doon sa kanilang team, doon sa kanilang administration mismo ay kanya-kanyang power broker yan. Maraming ano diyan. Well, sa ngayon nga, di ba mayroon ng inaayos ng mga members of cabinet. Nitong ating Pangulo. Ang unang-una, ito nabigyan na nga si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Sara Duterte, ang unang ginusto pala niya na ahensya magiging cabinet post ay defense. Secretary defense. Of Department of National Defense. Delikado yun. Oh. Kasi nananapak yun eh. Kasi pag nasa National Defense ka, dapat yung high level of tapos high maturity, tapos yung intellect mo dyan sa national security. Hindi ka basta-basta, kunyari, yung sheriff eh. Siya kasi mayroon siyang background sa... Meron siyang background sa militar as a reservist. Oo. That's true, pero may background din siyang na napakagad. Oo. Pero ang problema kasi doon, honest to goodness, ito yung iniisip ng maganda na lang siya ibang, sa, ano, maganda siya siguro sa social welfare para matakot yung mga, bigyan yung mga indigent talaga. Pwede rin. Ang iniisip kasi diyan, pag inilagay mo sa Department of National Defense, she can command. Kapag sinabi niyang kunwari merong hatol ang Supreme Court doon sa mga cases, pupwede hong bumaba sa pwesto itong ating Pangulo. Kapag merong naging hatol, kunwari ikukulong sila. Depende kung anong kaso o yung mga naisampan na nakabinbin. So, kapag nagkaroon ng verdict ka, so, pupwede hong mag-alsa ang ating bayan, ang mga tao. Pag nag-alsa ho yan, di gulo. Pupwede nga sabihin, eto, just to discuss this. Well, speculations lang. Pupwede sabihin natin, maligalig din si Apo Digong. Sige, guluhin natin ang bayan. Larga. Pag nagulo ito, ang militar hawak ng aking anak, siyang Secretary of National Defense. I-take over natin. So the Vice President will act as President through succession, by succession. So yun ay nabasa na ng ating mga kababayan, nabasa na ng mga
kwan, kaalyado, no? Kaalyado, sa ngayon, for now, kaalyado. Pero may mga mata dyan, may mga utak dyan na nasa likod na talagang nag-aabang. Ang pagiging Vice President, Rapido Ronel, para kang kwan, pusa na nag-aabang. Saan mahuhulog? Saan mahuhulog na tinikman lang. Susunggap ang mukha agad dyan pag nalaglag. O nalaglag yung buong kinakain na isda. Pag laglag, susunggapan ng pusa. Parang ganun ho yan, mga kaibigan. Pwede natin ihambing sa ganyang sitwasyon. So, sino ba hindi mangangarap? Nangangarap ho yan yung Vice President-elect. Nangangarap ho yan na by next election, she will run. Pero kung magaganap na ho ngayon, sa pamamagitan ng pag-aalsa ho ng taong bayan, that is possible. Kaya sabi ko nga, dapat patahimikin natin, hindi pa nga nakakaupo eh. Suportahan na lang natin itong mga nagsipagpanalo. Correct. Eh unless na sa local, meron ho talagang naganap na talagang makikita at meron mga problema na dayaan, you have to contest them. Sa korte ho yan. Sa Commission on Elections, pag di ka nagtagumpay sa kwan, sa Commission on Elections. May mga grounds naman dyan eh, kasamang Rapido Alan eh. Pag may grounds sila, they file a election protest. Kaya lang kung anong mga protesta yan, ay may procedural aspect din yan eh. Eh tama. So sa ngayon, wala ho tayong pwedeng gawin ho dyan, mga kabayan ko. Hindi, ispituin at suportahan, mag-cooperate doon sa mga nanalo. Tama. Yun lang munang gawin ho natin, mga kaibigan. Iniisip ho ninyo kasi, si BBM gagawa na ho ng kabulastugan. At po pwede na ho lahat ang iniisip ninyo na ginawa ho ng kanyang ama, kung meron ma ho ginawa ang kanyang ama na mali, yun din ang gagawin na mali ng kanyang anak. That is a very wrong impression. Mali ho yan, mga kabayan ko. Ang gagawin ho natin ngayon, manahimik ho tayo. Kasi by action, sabi nga niya. Oh, by actions eh. Hindi ho yung speculations ang gagawin ho natin. Well, we are all entitled sa speculations na yan, ano ho. Pero hindi ho tayo entitled para husgahan ho itong mga nagsipagpanalo na hindi ho nila kaya o gagawa ho sila ng masama. Hindi ho ganun. Kapag sinimulan ho nila na mali, mga kaibigan, ang ginawa, that will be the time na mag-react ho tayo. May mga pwedeng gawin na napapasaloob sa konstitusyon kung mayroon nga may problema sa administration. Maraming tawag dito ay mga procedures na gagawin para iprotesta. Pero in the meantime, we have to support whoever wins in the national and local elections, Rapido Alan. Tama. Kumusta ho kayo lahat, mga kabayan ko, yung mga nanonood ho dyan sa Vancouver, Canada? Vancouver is Canada, di ba? Vancouver, Canada. Nakita ko yan na. Parang kilala ko yun na. Ruby. The name is Ruby Season. Kapilido ko ito. Kamag-anak ko siguro. Kamag-anak mo yan, Rapido Alan. Good morning sa inyo, ha? Lagi daw ho sila nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Good morning sa inyo. Good morning, Rapido Ronel. Sabi niya, kumusta ka na daw. Kilala mo ata personal ito? Kilala ko yan. Ganun ba? Oo. Ito ba yung ex mo? Ex-friend. Ex-friend. Ikaw na mo, masyado ka. Ruby, I'm just joking. Kumusta kayo dyan? Ma'am Ruby. Donald Feliciano Viray, Captain. PNP Captain, best morning everyone po. Sabi niya, lalo na sa iyo, kumpadre. Sabi niya, good morning, kumpadre. Maganda umaga. Kumusta ako dun sa aking inaanak, kumpadre? Maganda umaga sa inyo. Well, sunod-sunod ho yung mga nagsisipag-celebra kaugnay sa kanilang pagkapanalo. Yes, sa bayan ng Santa Maria. Si Julius. Julius Ramos. Julius Ramos at saka si yung father niya, nag-vice mayor din. Oh, ngayon ato yung inaugural kanila. Ngayon ang inaugural nila doon sa Municipal Auditorium. Congrats, Mayor Julius Ramos. Congratulations sa inyong dalawa, Mayor and Vice Mayor. Gusto sana namin mamasyal ho dyan. Kinukulang ho kami sa panahon. Pero baka biglang dumating ho kami, ha, Mayor. Oo. Vice Mayor, maganda umaga ho.
Diyan sa ano, diyan sa Burgos. Binabati ko si Alan. Alan Balinsula, bagong halal. Iyan naman ay diyan naman sa Burgos. Ito ang masasabi ko diyan. Tapos na po yung eleksyon. Suportahan natin si Mayor Alan Balinsula at saka si Dr. Kunoy Giang at saka yung mga konsehal para uunlad yung tourism industry ng bayan ng Burgos. Oo. Oh, tama. Sa Agno din. Napag-iiwanan eh. Yung pinsan mo sa Agno. Kasi magkatabi lang yan eh. Oo. Oh. Kung ano man yung... Actually yung coastal towns. Coastal towns, so. From the last town of Pangasinan, which is Infanta. Mm. No? Infanta, Dasul, Burgos, Agno. Yung coastal yan, oh, going Burgos, to Agno. Oh. Coastal yan, Agno to Bulinaw. Mm. No? Hanggang doon sa may Anda. Anda. Anda, paikot sa Alaminos, diretso ng Sual, Labrador. Coastal town ho yan. Coastal town. Hanggang Lingayen, Binmalay, Dagupan, San Fabian. Ito yung mga coastal bayan, mga kaibigan, na nasa tagiliran lamang ho ng baybayin. Yan yung talagang magkakaroon ng tourism industry. Sana kung mag-cooperate at mag-unite yung mga local government officials. Oo. So maganda ho dyan. Napag-iiwanan ho ang Burgos ha, pagdating sa tourism. Pero may magandang ibubuga ang Burgos. Siguro by this time, itong si Mayor Alan Valenzuela, pupwede siyang gumawa ng magandang hakbang as far as tourism is concerned. Yes. Gawin ninyo yung ano, gawin ninyo yung mga resolutions ho ninyo at pwede akong tumulong. Sa bayan ng Agno din, maraming mga ano doon, tourism spots na magaganda. Oo, bibitbitin ko yung mga resolution ninyo sa Department of Budget. Oo. Sige. Pupwede din naman ho tayo ano, lumapit sa mga senators. Senadores. So pupwede kong bitbitin yung mga resolution na yan. Ako na mismo ang magdadala sa kanila. Oo. Para matulungan ho kayo. Total, Pangasinan naman ho ito, mga kabayan ko. Yes. Atrasado kami na nakapagbukas, mga kaibigan. In fact, alas 8:30 na ho nung tayo ho'y nagbukas sapagkat nagkaroon ho ng technical defect itong atin hong aparato dito ho sa ating himpilan, mga kaibigan. So, tayo ho ay magwawakas ng alas 9:30. Kaya enjoy lang ho ano, habang kayo ho ay nandyan, mga kabayan ko. So, lahat ho ng mga... nakikinig ho sa atin ngayon, magandang umaga ho sa inyo. Si Jeneline Estunilio, magandang umaga rin sa iyo, Jeneline. Eh, hari naway, nasa mabuting kalagayan si Jeneline. Yung mga nakikinig din ho sa atin dyan sa Alaminos, Pangasinan, good morning ho, Alaminos. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga. Yes, may bagong halal na Vice Mayor dyan sa bayan ng, ay sa siyudad ng Alaminos. Sino? Si Ayon Pontilera. Kasamang Rapido Alan. Kano-ano ni Dong pinsan ato, kapatid. Ganun ba? Oo. Yung sa ano din, sa bayan ng Dasol, bago, Vice Mayor. Yun ang kapatid ni Burbimer Nong Pontilera. Nong Pontilera. Si Nong, si Nong. Dong pala yung Dong yung dating Vice Mayor. Oh, Dong. Si Dong Pontilera, yun ho yung Vice Mayor noon ni the late Mayor Rivera. Ano pangalan ni Mayor Rivera na? Leopoldo ba? Parang nakalimutan ko yung pangalan niya. Oh. Yung Mayor Rivera. Namatay na yun, di ba? So, yun. Naalala ko nga yan eh. Si Dong Pontilera, meron siyang ikinasal na 75 years old. Oh. Na babae. Oh. Tapos, ang napangasawa nun ay 24 years old. Hindi totoo ito eh. Okay. Ngayon, idinaan sa proseso yung pagkakasal. Oh. Marriage license. Kumuha ng ano nag seminar for seminar doon sa yung seminar ng family planning seminar. Oh. 2 weeks ata yun eh. Family planning seminar o 10 days. Oh, oh, oh. 24 years old and 75 years old. Oh. Tapos family planning seminar. Hindi bali kung si 24 years old lang ang andon. Pati pa ba yung 75 years old? Siyempre. Eh, proseso nga daw eh. Anong family planning? Pero hindi. Ang ano kasi nun, ang pakay nun, ay para lang
ma-comply. Susundin lang 'yung ano, 'yung proseso, 'yung proseso para ma-issuean ka ng marriage license. Pero dapat mayroong exemption 'yan eh. Dapat. Hindi na dapat 'yun. Malay mo, kung fertile pa 'yung ano, pwede pa. Alam mo, kaibigan ko 'yung 24 years old noon eh. Actually boy lang 'yon, boy. Kaya lang kontratista 'yung ano, sumasama sa construction 'yon. Eh nung pinagawa 'yung bahay ng matanda, kasi balo na rin 'yung matanda, may mga anak, may mga doktor na rin na anak. Hmm. Nasa Amerika. Eh balik-balik lang Pilipinas-Amerika. Eh nagpago ng bahay 'yon. Diyan sa Juan, sa Alaminos. Eh ngayon, yung isa sa mga construction boy, eh nakitaan siya ng ano, nakitaan ng sipag. Ang sabi ng matanda, eh pwede bang kung ako'y aalis eh papuntang Amerika, ikaw na lang ang magbantay dito sa bahay. Wala ka namang gagawin. Asikasuhin mo lang yung garden, magdilig-dilig ka yung bahay, mag-switch ng ilaw, mag-off ng ilaw. Dito ka na tumira. Eh di okay naman, oo. Di natapos yung construction, di nandun pa rin yung boy. Eh masipag naman talaga. Alam mo yung sipag mong yan, pag ikaw ay nasa Amerika, kikita ka, sabi. Magiging magandang buhay mo, sabi. Gusto mo tulungan kita. Ayan! Ayan. Gusto ko makarating ka ng Amerika. Pero ang remedyo, magpakasal tayo. Di proseso. Ay, out of talaga, out of affection, love, gusto lang matulungan, pinakasalan. Tulong lang. Walang love doon. Walang one. Oh, because physically improbable. Oo, so talagang tulong lang from heart. Di proseso nga. Di nakasal ngayon dalawa. Nung nakasal ng dalawa, siyempre nagkakahiyaan kasi hindi naman talaga mag-asawa sa puso. Yes. Mag-asawa lang sa papel para lang makarating ng Amerika yung boy. Nagpapakiramdaman. Ang sabi ni Mio Rivera, babae. Ang sabi niya, sa ganitong edad ko, may nararamdaman na ako sa iyo. Sabi. Ganon din ako, madam. Sabi na. Lalaki. Ganon din ako, madam. Ano kaya kung magtabi na lang tayo? Total mag-asawa naman tayo. Di, jan-jaran. Nagtabi. Nagtabi. Nagkukwento ngayon itong lalaki sa amin. Sabi nila, wala nang dulas pagdating ipagmatanda na. Sabi niya, meron naman, madulas pa naman. Kaya lang, lumalagutok. Hindi ko ma-imagine yun. Lumalagutok to yung buto. Siguro kada unat, tok, tok. Kada unat, kada baluktot, lumalagutok daw. Yun ang kwento nung aking kaibigan. So, kinontra iyon, bago makasal, kinontra iyon ng mga anak ng babae. Wala silang magagawa kasi consenting adults yan eh. Pinagmumura si lalaki. Sabi, layasan mo yung aming ina. Halagang 10,000 ka lang. Meaning, papapatay siya. Halagang 10,000. Hindi umatras si lalaki, hindi umatras yung nanay. Pinagpatuloy yung kasal. Hanggang sa dumating yung panahon, nakita na nila na hindi totoo yung perception nila na kakwartahan lang yung nanay nila. So, ang nangyari, nagnegosyo si lalaki rito sa pamamagitan ng puhunan ng asawa. Binilihan siya ng ano, ng isang pampaserong jeep at ginagamit niya na pang-deliver ng mga kinatay na baboy. Okay, pagkatapos doon, sige. Talaga hindi mapigil yung nanay. Amerika, umuwi ulit. Hanggang sa pinoprocess yung papel nung kanilang boy, na asawa na niya. Akalain mo, nakarating sa Amerika. Yung boy? Oo, tinanggap na ng mga doktor na anak. Kita mo, ang buhay nga naman ano. Love story, talaga ano yan ha. From service to love. Ikaw di ba, wala ka asawa?
Pwede pa, boy. Speaking of Alamino City. Oh, congratulations. Former councilor, now board member elect, proclaim Apple Di Guzman Bakay. Bakay. Akala ko siya ang senior board member, hindi pala si Dr. Sheila Banikad ang senior board member. Asya ba ang ano? Asya ba? Kasi malaki yung margin, yung agwat niya kay board member BC 29. Bakit nagkaroon na kaagad ng ano? Meron na kwentahan. Oo. So, neophyte siya pero siya ang naging senior board member. Yes, yes. Congratulations, Dr. So, Sheila Banikad. So, ibinabasi dun sa boto. Binabasi doon sa boto, sa margin of vote. Para makuha mo yung ano? May percentage yan, may mathematical computation yan. Become senior board member. Sige. Okay. Mga kaibigan, magbabalik ko kami ha. Sandali lamang po at may mga commercials pa rin ho tayo, mga kabayan. Marigold Bookstore. Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na silang itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang esports tulad ng basketball, volleyball, baseball, pingpong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore! Juan Alo Pyramid Resort, mga kabayan, nasa Barangay Lilimaan sa Manawag, Pangasinan. Juan Alo Pyramid Resort. Meron home pang kiddy at pang adult pool sa mga kabayan. At may magagarang pyramid rooms. Hanapin lamang ho ninyo sina Abigail Tike at si Mon Leonor para sa inyong diskwento. Ganon din dito sa Dagupan City, mga kabayan, kung ang hanap ho ninyo ay CCTV, brand new CCTV, brand new computers, laptop. O pwede rin hong magpa-repair ng inyong mga depektadong gadget o computers or laptop or CCTV. Yan lamang ho sa Dagupan Tipid Computer Center. Ang Dagupan Computer Tipid Center o Dagupan Tipid Computer Center ay nasa labas lamang ho, harapan ho ng SM Dagupan. Dito sa MH Del Pilar Street, Dagupan City. Para sa diskwento, hanapin ho ninyo si Ms. Marvick at si Boss Roque. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 0752025307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Mas pinanghang, mas pinatapang, Rapido Alan Season! Rapido Alan Season.
shout out daw kay classmate niya, Katrina Season Wiseman. Classmate mo pala itong aking kapatid, ha? Janeline, ha? Yung aking kapatid na nasa America. Severino Lilis, pa-shout out po. Lilis family from Bacolod City, God bless po. Good job po, sabi niya. Idol Rapido, Lilis family from Bacolod. Maraming salamat sa panoduhunin dyan sa Bacolod City. Alright, si paring Alex Ferrer, good morning pare. Congrats sa nanalo ng mga mayor dyan sa Pangasinan. Lalo na sa sinuportahan ni paring Alan mga mayors, sabi niya. Oo, karamihan sa mga mayors sa na ating pinaniwalaang magagaling ay nanalo. Yung pinaniwalaan kong magaling dyan sa Bani ay natalo. Ano ho? Hindi natin maiwasan. Talagang ang pera talaga ay makapangyarihan. Makapangyarihan ng pera. Kahit na alam mong magaling, may kakayahan, ang tao, mga kabayan ko, hindi ho naniniwala, mga kabayan. Yung iba sa takot lang talaga, padre, ano? Sa takot. Hindi sila naniniwalang... Pwede naniniwala sila na magaling, pero mas nanguna yung pangamba. Kung sa pagkampanya kasi ho, may kaakibat, mga kaibigan, na pananakot, talagang nananatiling ano eh. Takot ho ang ating mga kababayan. With that, I'm not going to blame you people, you know? Lalo na yung mga taga-Bani. Ang sa akin, sa kabila ho ng mga pagrapido ko rito at pagpre-presenta ng mga dokumento, mga kaibigan, mga ebidensya na kayo ho ay sinasalaula, pero ganun pa rin ho, binigay ho ninyong boto, pinanalo ho ninyo ang sinasabi kong nagsasalaula sa inyo, kasalanan na ho ninyo yan. Yeah, you have to expect the services done. Poor service. Kaya ano pang mahihintay ho ninyo na maganda? Siyempre. Wala ho kayong ibang sisisihin. Sarili ho ninyo sisisihin ho ninyo. Tinanggap ho ninyo kung magkano yung mga tinanggap ho ninyo. Yun lang bang kapalit ng boto ho ninyo? Santisima. Good morning, Bagis Alan Rapido at Rapido Ronel. Sabi ni Bagis Dennis Dulay Fernandez. Si Mark Edison Season watching dito po sa Linggien. Bloodline, magandang umaga sa iyo, Mark Edison Season. Ganon din si Bald Belmont watching here sa Pampanga. Maaya umaga. Bisaya. Pampangenyo, Kapampangan, ini. Kene, look, kene, nang kubuldi mo. Danuburi mo. Ila alam ko. Sige. Mga kaibigan, tapos na ho ang kalbaryo ng mga taga-Kalasyaw. Ano ho? Sapagkat magkakaroon na ho ng panibagong administrasyon. Sapagkat nanalo nga ho, mga kabayan, itong si ABC President Mamilin Maya Karamat na mayor. At yung katandem ho niya, ginapi ho niya, mga kaibigan, si Acosta and si Messina. Si Kevin Roy Macanlalay. So yung magtandem na yan, sila ho yung nanalo, mga kabayan ko. So malamang sa pamumuno ho ng alkalde at ng vice mayor, may maganda ho na pagbabago ho sa Kalasyaw. Ano po, itong kumpare ko rin na si vice mayor Messina, si Mahadeva Messina, mga kaibigan, masyado nag-relax din, ano? In-underestimate ata si Acosta at saka si Kevin Roy Macanlalay. Mas mataas yung votos ni Acosta. Acosta kaysa kay Juan. Ibig sabihin dyan, meron ano dyan talaga, may nangyari na hindi
naman usually ginagawa. Mm. Si Vice Mayor Misina kasi, ano lang yan eh, public service lang talaga yan. Oh. Wala nang ibang ano, bigay ng paparoslato, tuturuan yung mga indigent, sa hospital, sa legal, gano'n lang naman siya eh. Oo. Very visible naman siya sa tao. Itong si Messina. Hindi siya yung traditional na merong hindi naman siya ganun eh. Pero anyway, maganda rin naman at nanalo rin yung kanyang kapatid doon sa line-up ni Kapatid Karamang at Makalalay. Alam mo, total, ito namang si Mahadeva Messina, para na rin nag-three terms. Oo. Kasi by succession, nung nagpakamatay yung vice mayor na si Ferdy Galang, kaupo pa lang nun, di ba? Oo, tapos biglang by succession, first councilor si Mahadeva nun eh. So naging vice mayor siya. So may higit na 2 taon yun na naging vice mayor. Tapos nag-komandidato, nanalo siya as vice mayor. First election niya yun, pero nanalo siya, so 3 terms. Second election, muli ho siya nanalo, mga kaibigan, as vice mayor. So parang nakatatlong termino. Yes. 2 elected siya, tapos isang succession. So 8 years ho siya, mga kaibigan, more than 8 years na naging vice mayor. Sapat na rin. Naipakita naman niya yung gusto niyang ipakita sa taong bayan. Nag-perform din naman. In fairness naman ho dito sa ating hong incumbent Vice Mayor Mahadeva Messina. Nag-perform ho siya. So, it is just okay na merong mas bata sa iyo, sumisibol, na isang Kevin Roy Macanlalay na siyang nanalo. Mabuti hindi si Acosta ang nanalo. Kasi pag si Acosta, malamang ano yan, political... Oo. Oh. Magkakaroon ng opposition doon sa bayan. Yes, yes. Ngayon, wala silang ulo yung mga nandoon. Kahit nasabihin natin mas llamado ho, mga kaibigan, yung kalyado ho ni Bauson, mas llamado yung mga nanalo, pero wala silang ulo ngayon dyan. Oo, oh, kasi yung, for example, Dr. Gabrillo is an independent-minded counselor. Yung si Deputy Vera, they are independent. Nang taon, mga kaibigan, na kanilang pag-upo, makikita mo na kung meron pang ibubuga, mga kabayan ko, itong mga nagsipagpanalo sa eleksyon, lalo na ho dyan sa Kalasyaw. I do hope na ang Kalasyaw ho, mga kaibigan, ay magiging mas progresibo sa pagpasok ho ng isang bago ho na leader dyan ho sa Kalasyaw, mga kabayan. Well, kalyado naman, sumuporta naman itong si Messina dito sa nanalong alkalde. Yes, yes. So, oo. Po pwede mo naman siyang ano, Madam Maya Karamate. Pwede niyong kunin na 2 ni Kevin Macanlalay na consultant. Consultant pala ngayon. Ngayon kung bibigyan ho ninyo ng fixed designation appointment. That is after 1 year. After the ban. Pupwede ho yan. Para mapakinabangan naman ho ninyo yung nalalaman ho niya bilang naging bilang vice mayor ng Kalasyaw hanggang June 30 pa naman yung kanyang pagiging vice mayor. So pupwede ho yan. Kung hindi naman, kung talagang gusto magpahinga muna ni Vice Mayor Mahadeva, ay magpapahinga muna siya. Hindi pa naman tayo nakakasyat doon pagpanayap kay Vice Mayor Messina. At sa palagay ko naman magkakapitan siya tapos mag-ABC president siya. Pwede yan. Alam mo, nakikita ko dito sa bayan ng Kalasyaw,
magiging progressive na ngayon ang bayan ng Palastaw. Pero magiging progressive yan dahil ang bagong period ng Siguro Family Tarabak ay kaalyado ng during Richard Governor Ipo. So, maaaring may mga siguro makakapagpigil sila dyan, makakapuha sila ng mga baking dozens para sa mga taong bayan. Para mas lalong maangat yung progress ng bayan ng Palastaw. Kasi mind you, Bayan ng Palasyao is a class A municipality. Yes. Oh, ang sabi ho ng iba mga kabayan ay wala na daw gagawin as far as infrastructure is concerned. Marami ba? Hindi. Ang gobernador na nanalo. Marami ba? Kasi sabi pa ang pwede gawin eh, para short distance yung mga pupunta na bayan. Ngayon, ang tinitignan ho ng nagwagi na governor, si Gico, ay yung economy, no? Yung pagdating ho ng mga malalakihang negosyo. Pinag-uusapan nila nitong si Juan, si itong business tycoon, Kembao, na magdala ho ng malalaking kumpanya dito sa Pangasinan. Baka nga magkaroon nga ng kwan ngayon daw ng economic zone. Economic zone. Pag nagkaroon ho ng economic zone, mga kabayan ko, talaga that will create thousands of jobs ano ho. Kasi malaki yung lupa yun ng Pangasinan. Maraming pagpupunan pa rin. Maraming mga malapit sa dagat, kustal, kaya malaki ang potensyal ng ekonomiya ng Pangasinan. Yan ay mapupunta dito yung international seaport, isang international airport, ay tapos magpupunta pa dyan ng mga big industries. Ay talagang mababago ang Pangasinan ito. Ang dinig ko nga ha, yun daw na binbin na airport na gagawin, supposedly international airport sa Alaminos, that will come true, sabi. Sa ngayon daw. Yes. So, well, sa totoo lang, maganda rin na doon, para pag-dive ng mga kuwana, ng mga aeroplano riyan, ng mga turista, eh nandun na yung 100 Islands. Okay din. Pero maganda rin sana kung dyan sa coastal area ay magkaroon ng reclamation dito ho sa Lingayen. Para ang kagandahan kasi dito, ang punto ko rito, hindi sa pag-unlad ng Lingayen, hindi yun ang tinitignan ko. Para naman makapamasyal yung ating mga kababayan by land. From that port, airport, dyan sa Lingayen, kung makakagawa, hindi yung ano, kasi may siyong kan mga kabayan, hindi ho pang international yan, yung airport sa Lingayen, yung existing, hindi ho yan. So, kung dyan ho ay magkakaroon ng reclamation area sa baybayin, kasi allowed naman yan. So, pwede kang gumawa ng mahabang airport dyan. Tapos, by land, babagtasin ng mga turista itong Lingayen going to Western Pangasinan para pumunta ng Patar, pumunta ng Kabungawan, 100 Islands, etc. O pwede ho yun, mga kabayan ko. Even if you are from Eastern Pangasinan, mas malapit pa rin ito, no? Pag dito nagkaroon ng airport rather than going to Clark. So, mas okay ho yun, mga kabayan. Now, kung talagang meron na ready dun sa kwan, sa Alaminos, okay lang. Still Pangasinan. Po pwede ho yan, mga kabayan ko, na magkaroon ho ng airport. Matagal na ho yan, hindi naman natuloy. During the time of Braganza, pinag-isipan na ho yan, plinano na ho yan na magkaroon ho ng airport dyan sa Alaminos, Pangasinan. Hindi rin natuloy. Oo. Kasi dito ho sa Lingayen, Binmalay, wala naman talagang kwan dyan, lugar na po pwede pagtayo ng airport. Even sa Santa Barbara, sinasabi nila noon, during the time of former Mayor Velasco, nasabi ho niya, merong lugar na pwedeng gawing runway. Wala naman ho na area ho dyan na mahaba-haba. Ang tanging maganda ho dyan, mga kaibigan, kung ano ho ang ginawa sa Rojas Boulevard, nagkaroon ng Macapagal Boulevard, yun ho, mga kabayan ko, reclamation. Mga kaibigan, yun yung Piamari.
during the time of former President Tabaco. Very controversial issue yon. Oh, Amari din. Grabe ang progreso ho niyan, mga kabayan. Yung sa Rigiya. O kasi yan yung straight na lugar eh. Dire-diretso ho yan, mga kabayan ko. From Binmali to Lingayen. Or even from dito sa may parting Dagupan na. No, bago makarating doon sa may Kalmay. So, dire-diretso ho yan. Mahaba ho yan, mga kabayan ko. Eh, kaya nga ho nating magpasemento na mahabang daan, ano ho? Eh, siguro, pag ang gagawin ho, yung lapad ho, mga kabayan ko, ay sasabihin ho nating ang lapad ay 500 meters papuntang dagat from the shoreline. 500 meters papuntang dagat. Malaki na ho yan. Malaki na yun. Tapos, pahaba hanggang doon sa... Meron Istansa and Sabangan. Oo. Pero maiksi yun pag dun lang. Eh, kailangan talaga yung mahaba-haba. Parang din ang kita natin dun sa press conference na ginanap the other day nung yung mga kakilatid yung Kiko at the other commissioners, parang bigging the streets Well, kahit na sino hong umupo dyan, kung gagawa ho ng tama, iyan ho ay katanggap-tanggap. Ang mahirap kung sasayangin mong panahon mo, wala ka namang gagawin. O kaya'y magre-retoke ka lang ng mga nagawa na magaganda, eh hindi ho tama yan. Ang sabi ng mga Espino, actually itong mga binabanggit natin ay nakalinya ho sa kanila. That's why the young Espino is seeking for another term para ma-fulfill yung pangarap na magkaroon ng airport, magkaroon ng seaport dito ho sa Sual, mga kabayan. Pero hindi ho siya nabigyan pa ng isang pagkakataon. Kaya ang magtutuloy ho niyan ay yung bago, mga kabayan ko. Yun ho ang mangyayari ho dyan. Pero lahat ho yan nakalinya na ho, mga kabayan ko. Pag hindi nagawa ngayon, sa terminong ito, itong mga bagay na ito ay baka one term lamang ho si si Governor-elect Munmun Giko. So yun ho ang kalalabasan ho niyan, mga kabayan. One term lamang ho yan kapag hindi ho nag-perform ng maayos itong si Giko. Eh sapagkat performer yung ano, yung pinalitan ho niya eh. Eh hindi mo matatawaran, mga kabayan ko, ang mga naging ambag dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang mag-ama na Espino. Kahit na talo na ho sila, kahit na wala na ho sila dyan, mga kabayan ko, eh hindi mo matatawaran, nakatatak na ho yan na Espino ho ang nagpaunlad ho sa ekonomiya, nagpaunlad ho ng infrastruktura, maging mga farmers ho natin dito ho sa lalawigan ng Pangasinan kumpara doon sa mga nakalipas na mga gobernador dito sa Pangasinan. Eh, gagawa rin naman ng pwedeng may tatatak sa pangalan na Giko, itong Yang Giko. Wala sa kon eh, wala sa listahan na mga politiko na magiging gobernador ang isang Giko. Wala ho. Hanggang sa mayor ho yung mga yan eh. Hanggang sa naging congressman ho siya, mga kaibigan. Pero never na napag-usapan ho na siya ay susunod na kakandidato na maging governor at mararating nga ho niya ang Kapitolyo, mga kabayan. Hindi ho. Biglaan na lang ho yan. Yung pangyayaring ho, ganyan, mga kabayan ko. Si Lucky Lavaver ay nanonood sa atin. Asan ka na, anak? Shout out to all siya, si Bar, Ninong Alan Rapido, o si Ninong Ronel mo, kasama ko ngayon. Asan ka ba? Nandito ka na ba o nasa barko ka ba? Si Lucky. Ay, ni Bagis, inaanak ta. Si, ano yung bayan ng Dr.
San Clemente. San Clemente, how are you, my friend, brother? Nagbakasyon siya rito, hindi siya nagpakita sa atin eh. Ah, baka nandito na naman siya. Kasi alam ko, umalis ka makailan eh. Masyal ka dito. Oo, oh, masyal ka rito, anak. Para ikay aming makadag upang palad naman. Bueno, tuloy-tuloy ho tayo mga bayan at meron na ho tayong 23 minutes. Makalipas po ang alas 9 ho ng umaga. Mamaya ho, alas 10 mga bayan ay susunod ho si Pastor Rick Avellino sa kanyang Rick Bilasyon. Rick Bilasyon, alas 10 ho yan hanggang alas 12 ho ng tanghali mga kabayan ko. Okay, review-review lang ho tayo mga kaibigan at alam naman ho natin na pagod ho ang inyong mga tainga sa nagdang eleksyon. Batikos dito, batikos doon. So ngayon ang pinag-uusapan ho natin mga kaibigan, what will happen next? Ano ho ang pupwede ho ninyo makita sa ating mga kababayan? Ano ho ang magiging performance ng mga nagsipagpanalo? Yun ho mga kabayan ko. Mayor at saka Vice Mayor na muling bumalik ho mga kabayan, si Mayor Rick Valderas and Vice Mayor Nelson Gayo. Ano ang gagawin ho ninyo dyan ho sa malaking lupain na pag-aari ng munisipyo? Yan hong kinaroonan ng cattle. Itong dairy farm. Mind you, natalo yung gobernador. Mayroon mo ay yung provincial government sa municipality o lawak na papatuloy yung dairy farm yan. Kung ano naman ngayon ang plano ng bagong halal ng gobernador. Uh-huh. Diyan kasi nasa distrito eh. So hindi hawak per se ng munisipyo? Hindi, ng munisipyo pero nagkaroon ng MOA yan. Kung ipagpapatuloy ang magpapaandar, munisipyo at saka provincial government? Yes. Kasi MOA. Kasi nagkaroon sa memorandum agreement na ipagpapatuloy yan sa management na sa provincial government. Pwede ma-revoke yung MOA? Pwede ma-revoke ano ngayon ang gagawin, ang plano naman ng ang mga halang na gubernador. Ipagdasal ho ninyo dyan sa lawak na hindi ako tumira dyan at kumandidato mayor. Kasi pag ako ang kumandidato mayor at nanalo ako dyan sa lawak, ilalabas ko yung munisipyo ng lawak. Kasi lahat naman ang tingnan mo sa nilabas nila yung munisipyo, Santa nasa, Barbara. Nasa highway, di ba? Alam mo ninyo, napakaganda mga kaibigan. Napakalawak ho nun yung lugar na yung dairy farm na yan. Pag ang munisipyo, nag-erect ka ng bago dyan ho sa dairy farm, tapos yung palengke, po pwede mong ilagay dun sa bandang loob. Yes. Sa likod lang, sa likod. Or kahit na wag na, iwanan mo yung palengke doon sa kinaroonan niya ngayon. Yung lang munisipyo, ilabas mo. O pwede. Tapos doon sa labas, magkakaroon din dyan ng mga terminal na mga jeepneys. O pwede dyan. O pwede ka rin magkaroon ng malaking plaza. Ah, di ba? May transport terminal dyan. Siyempre, kasi bago ka pumunta ng Malawag, lahat sila dyan. Nakakaroon sila dyan lahat. Yes. So, makakaroon ng economic activity, may mga kung anong mga bibinta dyan, maganda. Tama. So, yun ang isadjes ho ninyo sa mayor ho ninyo. Saka sa vice mayor. Siguro sa vice mayor. Yung priority practice dyan. Oo. Maganda mga kaibigan, talagang ang laki ho nung ano, yung sa labas. Now, ang gagawin na lamang ho ninyo, eto, isa pang pan dyan, siguro, yung munisipyo ngayon, you can convert that into museum or you can even convert that into community hospital. Yung maiiwan na building ho dyan, to include the Sangguniang Bayan Building. Diba? Gawing hospital na ho yan, pupwede ho yan. So, ilabas na lang yung munisipyo. Pupwede, tawagan nga natin si Juan. Si Nelson Gayo.
Aha. Sino ba tawagan natin sa kanilang dalawa? Tawagan mo nga si Vice Mayor Gayo kung mapag-usapan natin ng konti. Tawagan mo nga. Rapido Rorel at subukan nga natin mapag-usapan niya. Ang ganda actually niyan eh kung yun ang mangyayari eh. Mm-hmm. Okay. Bueno. Subukan natin na magpagpanay ang mga kabayan, ha? Meron pa naman ho tayong oras. Total alas 10 naman ho yung susunod na programa si Pastor Rick Avilino sa kanyang rekbilasyon. So tingnan natin kung sino maunang matawagan. Si Mayor Balderas. Hindi ko makita yung number ni Mayor Balderas. Mayor Rick Balderas. Nakuha mo ba, pare? Hindi ko makita yung number niya rito sa akin. Aha. Ito na, ito na. Ang ganda sana kung ano eh, kung mapag-uusapan ito ng personal ano ho, kapag nakapamasyal ho si Mayor Rick Balderas, eh po pwede ho. Busy? Aha. Ito, may, kaya lang tingnan natin kung po pwede si, itong si Mayor. Mayor Rick Balderas. Try ho natin, mga kaibigan, ha? Kapag nagawa kasi ho yan, mga bayan ko, appropriation lang naman ng budget eh. Alam ko hindi kakayanin ng budget ng munisipyo yung pagpapatayo ng mga buildings dyan. Pero marami naman paraan para magagawa ng building dyan. Magkaroon lang ho ng tamang proposal. Eh po pwedeng maganap in 3 years, mga kaibayan. The number you have dialed is now... Wala, wala. Hindi siya nakasagot. Ito nga si Mayor Lito Saplan eh. Doon sa last term niya, plinano at ginawa, tumayo ang 3-story building dyan ho sa Santa Barbara. Minyan ba yun? Yung lugar ng Umaningding. Yung munisipyo nila ngayon. Tapos doon sa likod, mga kabayan ko, meron siyang evacuation center ho dyan sa likod. At nandun ho ang opisina naman ng Vice Mayor doon sa likod. So ang ganda ng pagkakaplano ho ni Mayor Carlito Samplan, mga kaibigan. Kaya kitang-kita ho ninyo ngayon. Pagpupunta ho kayo ng Urdaneta from Dagupan, mga kabayan, eh makikita ho ninyo. From Dagupan, going to Urdaneta, makikita ho ninyo sa kalagitnaan ho ng Dagupan, Urdaneta. Nandyan ho sa gawing kaliwa, yung bago na munisipyo ho ng Santa Barbara. At ang may pakana ho niyan, may gumawa ho niyan, itong si Mayor Carlito Saplan noong last term ho niya, mga kaibigan. Eh ngayon ay bumabalik. At nakabalik na. Nakabalik na kasi nanalo na ho eh. So marami po siyang gagawin ng mga proyekto na papakinabangan, kapakipakinabang dyan ho sa Santa Barbara. Abang-abangan ho niya, mga bayan ko. O kapag hindi ho natin matawag ito si Mayor Rick Balderas, baka naman yung nagbakasyon na sabor. pahinga naman. Tama naman. Tatanggapin ho natin yung pagpapahinga ho ng ating mga kababayan na nagsipanalo. Kasi masyadong na-stress ho yan. Okay, wala. Sorry. Next time siguro, mga kabayan ko, sa muli ho natin pagpalahaw dito sa ating palatuntunan. Alright, it's time for us to say thank you. Maraming salamat ho sa inyo lahat, mga kabayan. Rapido Ronel. Yes, maraming salamat po at magandang araw po sa kanilang lahat. Thank you. Ako naman po, mga kabayan, ang inyong lingkod, Rapido Alan Season, saying thank you. Abangan ho ninyo si Paring Rick Avilino sa kanyang programang Rick Bilasyon. At mamayang hapon,
ang National PTA program naman ho, mga kabayan ko. Abangan ho ninyo. National PTA Weekly Encounter. Si SecGen Lito Sinyeto, mga kaibigan, ang inyong makasama ho dyan. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kabanang bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWWR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit. Serbisyo sa bayan. IWWR Kumapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWWR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWWR International Web Radio Rapido.